Jan. Hi, how are you? Oh, I'm so glad to hear from you. How many? Three. I see. Talents? Oh, sure, we have them. We'll bring them right now. Glow and Belinda. May bisita tayo, naghihintay na sa hotel. Mag-iis na kayo, tagihan niyo. Yan! Belinda. Okay? Galing sa taas eh. Eh, medyo nagwawala na daw si Mayor. Eh, kung pwede daw, maglaylo muna tayo. Relax lang. Ibuwaso mo kayo pag inuminom ng kape. Si Big Boss ang bahala kay Mayor. Ang espesuhin mo, yung pera para sa taas. Para pagdaan ni Junior, walang bulilyaso. O sige. O, boss. Hello, good evening. Hello. Hold your lamp, please. What I want to tell you is that I want the whole house to be clean. Okay. Opo. Ma'am, tell me. Thanks. Hello. Good evening, Mrs. Anderson. I'd like to inform you that we have your husband, and we would like you to raise $1 million in smooth currency if you want to see him alive. We are giving you 48 hours. O, Gabriel, bakit mo kailangan bumalik sa seminaryo sa Lunes? Anong oras ka, Alex? Siguro, Dad, mga 7 o'clock. Mabuti pa magpatid. Good morning, everybody. Oh, Junior. Kaya na. Good morning, Dad. Ma'am. Good morning, Ian. Good morning. Maupo ka na. Sige. Kamusta na ba ang kapatid kong pare? Kaya na. Kailangan. Bilis-bilisan mo ang pag-ordain, ha? Para ikaw ang magkakasal sa akin. Huwag ka magalala, Kuya. By next year, tuloy na. Alam mo naman, ayoko tumandang binata. Oh, kuya, kumusta ka na? Mukhang bago na naman yung barong mo, ha? Ayos lang. Bagay sa'yo. Siya nga pala, pa. Dala ko na sa kotse yung ilang mga... Ilang beses ko man sasabihin sa'yo, huwag mong dadalhin dito yan. Alam mo na kung ano dapat gawin dyan. Sorry, pa.
Hi, everybody! Dad, reserve na ba yung Manila Hotel para sa Dibuko? Manila Hotel? Binili ko na yung buong Manila Hotel para sa'yo. Daddy naman eh. Bakit hindi ka pabihis, ha? Reserve na. Opa, Mami. Naka-reserve na. Naka-reserve Kuya Junior, na. Yung promise sa aking diamond necklace, baka nakakalimutan mo na. Alam mo naman, ikaw ang favorite sister ko eh. Magbihis ka na. Kuya Fermin, baka gusto mo anternohan yung diamond necklace ng matching bracelet. Belinda, magbihis ka na. Go, yeah, go. Ay, naku, Kuya Gabriel. Mag-imbita ka namang gwapong seminarista, ha? Magbihis ka na. Opo. O ano, Fermin? Talaga bang desidido kang pumasok sa politika? Sana nga ho, Papa eh. With your blessings, of course. Kung yung iba natutulungan ko, ikaw pa kaya na anak ko? Ewan ko nga ba sa inyong dalawa. Pero kung ako masusunod, tama na yung maging abogado ka na lang ng papa mo. Pabayaan mo siya kung ano ang hilig niya. Asya nga pala, Gabriel. Anong oras ka kailangan bumalik sa seminaryo? Pa, siguro mga before lunch. Ay, imbitahin mo si Father Anton dun sa debut ni Belinda, ha? Aman, nasabihan ko na. At saka, sasabay ko na lang siya pagbabalik ko uli dito. Pa, yung board meeting natin, baka malate tayo. Siya nga pala. We better go. Honey, I'll see you later. Masya nga pala. Malilate ako mamaya sa pag-uwi, ah. Dadaanan ko sa yung damit, susuot ko sa debut ko, eh. Kailangan kong i-fit yun, baka mamaya may alterations. Alam mo naman si Ching, minsan loka-loka. Sige, ingatan mo ang sarili mo, ha? At saka ang pag-aaral mo, baka napapabayaan mo na. Man naman! Ako, isang honor student, straight A's pa. Papabayaan ko ba naman pag-aaral? I believe you, Belinda. Worry. I'm not worried, I'm not. Come on. Bye, Ma. Bye-bye. I am elated at the successes of all the companies under our wing. We really have done so well, and I would like to congratulate all the heads of those companies. Our mining operations have done so well that we are now the number one exporter of copper ore. Even our aqua ventures have increased tremendously. In view of these, I would like to propose that we increase the dividends to our stockholders and coincidentally increase your salaries and bonuses. So once again, please accept my warmest congratulations on the very, very good job that you have done for our conglomerate. I have always said that with people like you under my wing working very hard for this conglomerate, I know that we will be reaching... Pa, excuse. Ano yung Fermin? May nangyari kay Belinda. Sir. 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 Sir, anong sitwasyon? Mukhang murder trip, sir.
Siya ang tanging witness. Nakita mo? Nakita ko. Eto ho siya. Mr. Desino, Mrs., nakikiramay ho ako. Tiniente, binibigyan namin kayo ng 24 oras para mahuli kung sino pumatay sa kapatid ko. Pag hindi nyo sila nahuli, kami na ang bahalang gagawa ng paraan. Junior! Magbabayad ng mahal kung sino man ang may kagagawa nito. Kuya, hindi mangyayari ito kung hindi kagustuhan ng Diyos. Kagustuhan ng Diyos? Ito, kagustuhan ito ng Diyos? Kuya, kung minsan ay napakahiwaga ng mga paraan ng Panginoon. Tumahimik ka na nga! Junior! Anong klase kang kapatid? Paano ka pa nakakapagsalita ng ganyan? Wala ka man lang bang pagmamahal kay Belinda? Pa? Si Teniente? Ano balita, Teniente? Nahuli na ho namin tatlong suspects. Puro mga adik. Nasaan sila ngayon, Tiniente? Sige. Sige, sakay. Sir, bawa ka po sa akin, sir. Sir, bawa ka po sa akin, sir.
Dahil sa mga nangyari nitong nakaraang mga araw, pinagpasyahan ko, mula ngayon, alisin nyo na ang drug sa mga negosyo natin. Eh, paano naman ako, boss? Yun ang hawak ko. Ikaw ang hawak ng gun running operations mula ngayon. At sabihin mo na rin kay Amante na mag-full-time na siya ron. Hindi ko kikitain dyan ang kinikita ko sa drugs. Basta magmula ngayon, ayoko na ng drugs sa organisasyon ko. Alam niyo naman kung gaano kalaking kinikita natin sa drugs. Papayag ba kayo mawala ito? Ha? Charlie, si Matt ang pinuno natin. Kaya wala tayong dapat gawin, kundi sundin lahat ng utos niya. Eh kung yan ang desisyon niyo, titiwalag ako. Charlie, huwag mo akong subukan. Kahit ayaw ni Matt, kahit tutulang ang organisasyon, ituloy din yung pagtutulak. Kala ko, Kuya, na walang ka na ng bayag eh. Matutuwa ngayon si Kuya Amante. O, paano Kuya? Batching muna ako. Ari. Reset na pa ako eh. Jim Boy. Oh. Ingat lang. Ginagawa mo naman akong bata eh. Relax ka lang. Paano pare? Sibat na ako. Sige. Thank you, ah. Okay. Jim Boy! Oh! Walang dapat sisihin sa pagkamatay ng kapatid mo kung hindi ikaw mismo, Charlie, dahil napakatigas ng ulo mo. Ano ba sa palagay mo na makakakilos ka ng hindi ko nalalaman? Isa lang ang paraan para ako maging mandando. Kailangan mawala si Matt. Connie, it's our anniversary.
sinadya ko nga na tayong dalawa lamang ang magse-celebrate. Kailan pa tayo makakaalis sa buhay na ganito, Mike? Nakikita mo naman na nagsishift na ako sa legitimate na mga negosyo. Pero hindi ko naman pwedeng basta iwanan na lamang ang organisasyon. Kailangan may isang taong umahawak dyan. Kung hindi, malaking gulo ang mangyayari pag nagkawatak-watak at nagkanya-kanya ang mga lokong yun. Sawa na ako, Mike. Sawa na ako. Ayoko na. Sawang-sawa na ako. Ayoko na. Look, eto ang plano ko. Magtutur tayong dalawa. Iiwanan ko muna ang lahat ng ito kay Junior. At pag nakita kong kaya na niyang mag-isa, magre-retire na ako. At kung hindi niya kaya? Connie, let's cross that bridge when we get there. Okay? Hmm? O, ito na pala pagkain. Excuse me, ma'am. Come on. Eat. Come on. It's our anniversary. Hmm? Kain na. Oh no, sweetheart. Huwag muna tayong umuwi. Sige, pero saan tayo pupunta? Disco tayo. Ano? Disco? Anong gagawin natin doon? Eh, ang tatanda na natin. Pwede ba? Ah, well, ako alam ko, kaya ko pang sumayaw. Pero ikaw, baka bukas eh, magko-complain ka na ng sarayuma mo. Ano palagay mo sa akin? Matanda na? No? Sayo tayo. Sige, pero bukas. Shopping. Ano bang gusto mong bilhin? Hindi ko nga alam kung anong bibilhin ko eh. Ikaw, bahala ka. Matyaga ka. Bahala ka, no? Ikaw. Okay? Okay. Okay. Tutun na nga ako. Tutun tayo. Mula ngayon, ako na ang bagong Panginoon. Kung sino man sa inyo ang tumututol, hanggang maaga ay magsalita na, mabuti na yung nagkakaintindihan tayo. Maliwanag ba? Good. Ang unang gusto ko mangyari ay iharap niyo sa akin si Charlie ng buhay. Gusto ko, ako mismo ang dudurog sa kanya. Junior, huwag mong daanin sa init ng ulo. Hindi makukuha yan sa padalos-dalos. At saan ko kukunin? Palibhasa, hindi mo mga magulang ang napatay. Kaya kaya mo magsalita ng ganyan. Oh, hindi ko nga sila tunay ng mga magulang. Pero nang inampo nila ako, itinuring nila ako isang tunay na anak. At tinuring ko rin isang tunay ng mga magulang. Kung mahal mo sila, huwag mo naman memenosan yung pagmamahal ko sa kanila. Pinabibigay sa'yo ni Junior. Nangako ako. Nung pumasok ako ng seminaryo, na hindi na ako hahawak niyan. Kunin mo to, para sa protection mo. Mainit sa baba. Bakit kaya hindi mo nalang kausapin ang Kuya Junior? Mahirap kausapin si Junior ngayon eh.
Nagiging mainitin ang ulo. Ako nga nag-aalala sa kanya eh. Ayaw makinig. Pati nga ako, ayaw kausapin eh. Kailan pa kaya magbabago ang ugali ng kuya? Ikaw na kumausap sa kanya. Kuya naman. Kung ikaw nga ayaw kang pakinggan. Ako pa. At isa pa. Ayaw kong makialam sa mga gawain nila. Kaya nga ako pumasok ng seminaryo eh. Para maiwasan kong naging uri ng buhay ng lolo't ng papa. Hindi sa inuuskan ko naging buhay nila. Kaya lang, ewan ko. Gabriel, hindi natin hawak ang ating kapalaran. Walang taong kusang ginusto na maging masama. Sige. Padre? Sige, kuya. Ingat ka. Mukhang may nagiging problema ang kapatid mo, Gabriel. Mayroon nga ho, Padre Anton. Sayang at wala na ang papa mo. Kung minsan, iniisip kong hiwaga ng kalooban ng Diyos. Kung sino pa yung mabubuting tao, ay siyang una pa niyang tinatawag. Padre Anton, ikinalulungkot ko pong ipagtapat sa inyo na mali ang pagkakakilala niyo sa aking papa. Ang nangyari sa kanya ay bunga lamang ng tunay na pagkatao ng aking papa. Anong ibig mo sabihin, Gabriel? Gaya ng kapanahunan ng lolo ko, ang papa ang siyang pinuno ng sindikato sa Maynila. At ngayong wala na siya, ang Kuya Junior naman ang humalili sa kanya. Yun po ang tunay na pagkatao ko, Padre Anton. Hello? Nasiraan ka? Oo. Magigilaw! Sorry ah, masyado ka kasing maer. Pare, arito! Lex, bibigay ko naman ah! Bibigay na ba? Pare, arito! Huwag! Bibin mo ah. Dino, huwag! Oo yan. Huwag kang jijingil. Pare! Pare! Arito! Huwag! Ano ba 'yan? 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 Ano ba 'y
pa ba yan? Ayos na to. Sa natatakot ako, Junior. Pero anytime na birahin ni Charlie sugalan, eh, wala akong magagawa. Partner, relax lang. Boss, gusto daw ako pagkareglo sa inyo ni Charlie. Kumapatay mo nga si Charlie. Sa palagay mo eh, matatapos ang mga gulong yan? Pero kung nabubuhay ang matandang Matt, palagay ko naman, ipakikinggan niya yung alok ni Charlie. Sa pakiwari ko, malaking pagkakamali natin ang alisin ng drugs sa negosyo natin. Malaking pera nawawala sa atin eh. Oo nga. Magkakaubusan lang tayo pag hindi tayo nakipagkasundo kay Charlie. Okay. Pagbibigyan ko ang kagustuhan ninyo. Makikipag-meet ako kay Charlie. Kuya Fermin. Tol, huwag mo naman akong kinokontra pag nakaharap sila. Nilo, iset up mo yung meeting kay Charlie sa restaurant. Karagahan mo. Junior, masama yung pinabalak nyo ah. Huwag ka makialam dito. Sige. Boss, sulit ko na. Okay ba? Ayos na ayos, boss. Kasukat ko. Boss! Junior, wag! Huh? Hello, kumukurun. Yan ang hirap sa'yo, Tol, eh. Masyado ka nagiinom ng kape. Kaya tignan mo, nagiging nervyoso ka tuloy. Boss, si Charlie pupunta na sa restaurant. Good. Tol, ando sila Nilo. Sundan mo. Thank you.
Oh, this one. One tape at a time. Oh, Mommy says just one tape, okay? Oh, you want to watch this one? Okay, ito muna, ha? Okay? Oh, you watch the other tape. Yun muna tape na yun, tapos mamaya manunod ka na, okay? Alam mo, Gabriel, kilalang kilala ko ugali ng iyong ama. Good. That's very good. Tatawagan na lang kita uli. Wala na akong problema. Ubus na ang buong pamilya ng Disinos. Pare, deal na. Pare, oh. Shot muna. Salamat, pare. Sorry, pare. Hindi ako nag-aalaga ng ahas. Huwag kang mag-alala, Gabriel. Tigtas na si Padre Anton. Praise Salamat. God. Thank you, Lord. Kaya kinalaman na lang si Padre Anton. Mabuti naman at tinanggap ninyo akong chairman of the board. Gusto kong malaman ninyo na si Fermin ang aking magiging advisor. Charlie, baka hindi ako makapagtrabaho sa'yo ng gusto eh. Tatakbo ka sa darating eleksyon. No problem. Problema ba yun? Kakandidato ka, susuportahan kita. Susuportahan ka ng buong organisasyon. Hindi ba? Sure. It's good time. Sure. Boss! Gabriel! Wag dyan siyang gagalawin! Ayaw mo na. Gabriel, liga, pasok ka. Huwag ka mag-alala, Gabriel. Kung kinakailangan ako na mismo ang gumastos pagpapari mo, gagawin ko. Tama. Mabuti na yung may lalakad sa atin sa gobyerno. May lalakad din sa atin kay San Pedro. Thank you.
Soriano, you are hereby found guilty of the crime of murder as provided for under the revised penal code of the Philippines. And hereby, you are therefore sentenced to serve the penalty of 20 years imprisonment. So ordered. Padre Boga. Oo, siya nga. Oy, Padre! Saan ba na nakita ng parang kumapatay? Bigat nga eh. Tama, tama. Saan naman dito? Uy, tingnan ko ang sigarilyo dyan. Wala kang sigarilyo. Boga, dito na yung shell dyan. Boga, dito ka na. Walang tinatangatang lang dyan. Wala! Sige, pasok! Pasok! Sige! Kinis-kinis ang bala to. Ay, baya! Ay, sama kami ng sampu dyan, ha? Ay, baya! Ay, kami na ba! Oy, padre. Tigilan mo kadadasal mo, ha? Hindi simbahan to! Bakit? Hindi ko naman kayo inaano, ha? Tapos? Hindi pa. Pambihira naman. Kunti na lang. Sabi ng pinagaganda eh. Iba pala ang trip nito, ah. Parang natin ka, no? Agawang pa ako ng trabaho. Tama na yan. Pagod na ako, eh. Bukas na. Tapusin mo na ngayon. Hoy, hindi ako makina, ha? Sinabing tapusin mo, eh. Ako, ha?
Adulos lang. Wala ho. Adulos lang ho. Sige. Kosa, mga bata ang tigas yung tinlamon. Maya. Huwag mo kong hiyan yun, ha? Father! Salamat po. May iwanan ko muna kayo, Father. Kumusta ka, Gabriel? Maupo ka. Dinalang kita ng konting pagkain at saka damit. Gabriel, maraming beses na akong dumadalaw dito, pero hindi tayo nakikita. Hindi ko malaman kung bakit. Mabuti na lang ngayon at napakiusapan ko yung gwardya na piliting ka madala rito nang noon ay magkausap tayo kahit na sandali lang. Nasabi sa akin ng gwardya na talaga raw ayaw mo makipagkita sa akin. Bakit mo ko iniwasan, Gabriel? Ano ang dahilan? Ano ang dahilan, Gabriel? Sabihin mo. Wala na akong kinabukasang hinaharap, Padre Anton.
Kaya gusto ko nang kalimutan ang aking nakaraan. Gabriel, ikaw ay isang alagad ng Diyos at mananatiling alagad ng Diyos magpakailanman. Tignan niyo ako, Padre Anton. Tignan niyo ako mabuti. Tignan niyo kung gaano kong karami ngayon. Karapat dapat pa ba ako magsuot ng abito? Lalo lang ako nahihirapan kapag nakikita ko kayo, Padre Anton. Kaya utang na loob. Kalimutan niyo na ako. Pasok, Padre Boga! Gabriel.
Kuya Fermin. Ano ba? Kalagyan ng posas to. Gabriel. Nanalo ka pala. Noong nakaraang eleksyon. Oo. Nilakad kita kagad. Kumuha ko ng matitinik na abogado para umapila sa kaso mo sa Supreme Court. Habang pinag-aaralan lang ang kaso mo, inirelease ka sa custody ko. Malaya ka na, pansamantala. Salamat, Kuya Fermin. Wala kang dapat ipagpasalamat, Gabriel. Di ba takas ako suspisyo? Inampun ako ng papa. Itinuring na isang tunay nanak. Pinag-aral niya. Kulang pa ang lahat na magagawa ko para makaganti sa'yo, sa inyo lahat. Sa kabila ng lahat, likas namang mabuti ang papa. Oo. Sa kabila ng lahat, mabait pa rin ang papa. Ang organisasyon ni Kuya, meron pa ba? Hindi mawawala yun, Gabriel. Habang ang tao ay tao, wala na ako kilalaman sa organisasyon ngayon. Ika titing. Sino na ngayon ang ninong? Si Gabo, nakalaya. Tinulungan daw ni Fermin, kaya nakalaya. Doon nga raw sa isang bahay ni Fermin nakatere. Boss, eto sinasabi ni Kernel. Anong pangalan to? HK 11 daw ho. Ano sa tingin nyo? Maganda. Ang gwapo. Sige, pasok mo sa loob. Ano sa palagay nyo? May alam kaya si Gabo? Palagay ko hindi makikalam yun. Di ba magpapare pa nga yun? Killer piece nga ang tawag sa kanya sa loob eh. At saka, kinatatakutan. Pare-pareho tayong hindi nakatitiyak kung anong nasa ulo ni Gabo. Love, huwag mong sabihing natatakot kayo sa isang tao. Eh, hindi naman yata kayo inaano. Sigurista lang ako, love. Ayoko nang walang katiyakan. Alam ba kung nasaan siya ngayon? Gabriel! Ano? Kumusta ka, anak? Kailan ka pala kalaya? May isang buwan na ho. Tumuli nga lang ho ako sa bahay ng Kuya Fermin ko eh. Eh, mabuti't naisipan mong dumalaw dito. Matagal ko na nga akong gustong pumunta rito eh. Kaya lang, naaalangan akong tumungtong pa uli sa lugar nito. Anak, ang lugar na ito'y bukas para sa lahat, lalong-lalo na sa isang gaya mo. Salamat ho, Father Anton. Eh, bakit ba dito tayo nag-uusap? Tena, tena. O, eh, ano ngayon ang binabalak mo? Hindi ko nga alam, Father, kung anong dapat kong gawin, eh. Ang mabuti pa'y dumito ka muna, baka matulungan kitang hanapin ang iyong sarili. Excuse me, Father. Gabriel, ito si Nelia, member ng Women's Auxiliary. Ito naman si Gabriel, dating seminarista rito. Kamusta ka, Gabriel? O, anong kailangan, anak? Yung solicitation letters niyo, padadala na ho ba namin? Oo, sige, kung kumpleto na. Sige po, Father. Gabriel, diyan ka na. Gabriel, magmerienda ka muna.
Nakakahiya naman yata sa'yo. Huwag ka nang mahiya. Ngayon nga lang ako nagkaroon ng lakas ng loob na lapitan ka. Bakit? Natatakot ka sa'kin? Dahil nang galing ako sa loob? Hindi. Ang totoo nga niyan, yan ang dahilan kung bakit gusto kong mapalapit sa'yo. Bakit? Naaawa ka sa'kin? Gabriel! Nonong, kumusta na? Mabuti! Ah, si Nelia. Siya si Nonong. Hi. Kailan ka pa nakalaya? Kamakailan lang. Galing nga ako kay Amante. Yung kapatid ni Charlie. Pinagmalaki ko kasing hindi mo kayang hiyain eh. Kakausapin ka lang ni Amante. Bakit daw? Gabriel, mabuti pa. Umuwi tayo sa amin. Baka kung magbago ang iyong kapaligiran, matahimik ang iyong kalooban at magpasya ka magbagong buhay. Kapag ginawa ko, tatawagin nila akong duwag. At yun ang hindi ko matatanggap. Ganon. Eh di bumalik ka sa kanila para mapatunayan mong matapang ka. Sige, gawin mo. Talaga namang mas madaling magpakasama kaysa magpakabuti. Gabriel. Ngayon mo masusukat kung gano'ng kakatapang. Kapag nilabanan mo, hindi sila, kung hindi ang iyong sarili. Gabriel,
Patunayan mo sa akin na hindi ako nagkamali. Na ipagkaloob ko sa iyo ang aking pagmamahal. Tuloy. Sumasang-ayon siya sa desisyon nating dalawa. Ano pa? May pinakikiusap siya eh. Na sana man lang daw, pabasbasan tayo ng simbahan bago tayo umalis. Espiritu Santo. Amen. Binabati ko. Thank you. Salamat, Father. Walang ano mong gabi. Thank you. Salamat. Umayo kayo mapayapa. Thank you. Congratulations, thank you. Congratulations, Gabriel. Salamat. Ako'y natutuwa, Gabriel, sa desisyon mo na matili mo na Belinda sa probinsya para malayo ko sa gulo. At makaasa kayo na lagi kong ipagdarasal ang inyong kaligtasan. Naway magkaroon kayo roon. Maraming salamat po sa atin. Tutuloy na po kami.
Kaga po, nadali rin kita. May isa demonyo? Thank you.
Thank you.
Dati ako'y walang bahay ng kasalanan. Bawat saglit kapiling ko ang may kapal. Ngunit sadya yatang ganyan ang kapalaran. Pagsubok ay bakit hindi ko nakayanan? Ang dagok ay sadyang anong sakit minsan. Hatid nito'y walang hanggang kapighatian. Ayaman ng isipan ko'y di mapigilan. Ang puso kong naghahanap ng katarungan. Sakali mang sa iyong mata ay kasalanan, parusa mo'y tatanggapin. Anong sakit mo?